Hi guys! Welcome to my vlog. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga pala si Jean. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-share ko. So ayun na nga guys, ang gagawin natin ngayon is magrepack. Kasi bumili kami ng isang sakong asukal, isang box ng face mask, at isang box ng Copico Blanca. Papakita ko sa inyo yung mga rarepakin natin. Medyo maingay lang dito kasi may nagpapagawa sa kapitbahay namin, maingay. So ito nga. Ito yung nirepak ng aking asawa guys. Ayan. Ayan, yung face shield. Bali yung face shield na yan. Ay, face shield din. Hindi face shield pala guys. Face mask. Ayan. Sorry naman. Face mask. Bali, bumili kami ng isang box. Asan ba yung box na yun? Ito yung isang box, guys. Ayan, isang box. So, nabili namin siya ng... Ayun, huwag ko na sabihin. Kasi baka malaman mga kapitbahay. O, sige. 65 daw. 65 pesos isang box. Tapos, binibenta namin siya ng 3 pesos. Ayun. Tapos... Ayan, para maging presentable siya guys, talagang bumili kami ng sealer. Ayan, para hindi siya pasukan, syempre nga naman inilalagay ito sa bibig, diba? So, bumili ako ng sealer sa Shopee, yan. Sukong-suki talaga ako ni Shopee, bumili kami ng sealer. Nasa ano yan guys, nasa 400 ata ganun. So, ito yung aking rarepakin. Ayan, wait lang, may bumibili guys. Ayan guys, may bumili lang. So, ito, papakita ko sa inyo yung isang sakong asukal na binili ko. Yung asukal na binili ko, hindi siya puti, wash. Yung pangalawa. So, ito. Ito yun. Ayan. Narepakin ko siya, guys, ngayon. So, bumili kami pala ng pambalot na pang kalahati at saka pang one-fourth. Kasi nga, guys... papala rin talaga is mag-wholesale na kami sa darating na November. Siyempre, hindi lahat selected. So, ayan, nagre-ready lang kami. Magre-repack na ako sa mind na so, guys, ito. Tapusin ko lang siya. Kasi magre-repack na kami ng asukal. So, nire-repack din namin siya para presentable. Pag-open mo kasi ng box, hindi mo alam kung ikaw yung kukuha o si customer yung kukuha once na ayaw. So ngayon, presentable na siya pag may bumili. Kuhaan na lang siya. Siglahin na lang siya. Minux na natin dito yung ating mask. Natin yung asuman. May share ko lang guys. Yung pag-repack na ito, ginagawa ko to, namin to, kasi hindi ako nag-repack, hindi ako bibigyan ng pahiliyos yung asa ko. Hindi, joke lang. Yung pag-repack kasi guys, sample sa asukal. Yung wash, nabibili namin siya before ng 14 pesos. Ah, 12 pesos actually. Yung asukal na wash, nabibili namin siya ng 12 pesos and then binibenta namin ng 14. So, may 2 pesos kang kita. So ngayon, dahil nga na siyempre hinahabol din namin yung kita, at the same time, ayaw naman namin mag-suffer yung customer na bibili ng mas mahal. Ang plano namin sa repack namin na sugar is ibibenta namin siya ng 12 pesos lang. Pero yung pukuna namin nito, lalabas lang siya ng 10 pesos. So kasama na dun yung plastic, pati pang pati-seal, saka yung mismo pukunan sa sugar. Pagdating naman sa pamasahe, hindi naman kami ganong nakakaltasan ng pamasahe kasi may sarili kami sa sakyan. Pag nadaan kami sa palengke, sinasabay na lang namin. So hindi na namin siya sinasadya. Pag may pupuntahan, lalakarin, o isang groceryhan, lahat binibili na namin para ma-minimize yung gastos. Dami naman ito. Okay na ito. Sabi ko muna rin kasi baka nito.
So ito yung nagawa ng aking asawa, guys. Siya yung nag-repack niyan. Ayan. Meron pa doon yung dito kasi sa pasta. So, sabit ko na to. Start na tayo ng repacking ng asupal. Ayan. Ako yung taga-seal. So, pag nire-repack guys, kagaan lang talaga. Kasi kagaya ngayon, ang oras na yun dito sa amin, alas 2 ng hapon. Tapos ang init. Tapos nakatuto ka sa electric pan, sarap matulog. Kaya lang kaysa matulog ka, magiging productive ka. Ito yung 1/4? Ito 1/4? Ang kalahati, kasi 1/4. Meron kami sa lahat eh, sa 1/4. So, kumuha ka ng malinis na tela. Kaya, pinasa ng kamay kasi itong nasupal is kumakapit siya. So, ito yung timbangan natin na para accurate. Usually kasi yung nabibili natin na asukal sa labas, pag tinimbang mo siya, parang hindi siya eksakto na 1/4 o kalahati. So before pala yan, timbangin natin yung asukal. Sabi niya yung asawa ko ito eh, timbangan niya para pumayat siya. Kaso hindi siya nagagamit eh. Kaya nga yung ginagamit ko na lang dito. Yung mga ganito. So guys, makikita nyo? Ah, nakikita nyo ba? Split. Ito alam ko nakikita nyo. Ang timbang niya, 49.5 lang. Hindi ko alam kung ano nangyari. 49.5. So may kalahating gulong nawawala. So ibig sabihin, pupunan ko dito is 10, may 20 pesos na kagad na talo. Ano lang yun. Kaya siguro yung mga nasa nabibili ng asukal minsan is hindi sakto sa timbang. Kasi nga, yun yung kulang kagad sa lahat ng kilo. So 500 grams, parang 10% na sa kagad. Partida may ano pa yan, may sako pa yan. Parang isang kilo yung kulang. Yung ating classmate, Victoria. Start na tayo. Ito na guys yung ating niripak na asukal. Yan. Yan. Bale, lahat yan ay 200 packs na 1/4. So hanggang ilalim yan guys. Ayan. Hindi ko pa siya kasi naayos. Katatapos lang niyang maripak lahat. So ganito yung quality ng ating asukal. Ayan. Maganda siya. Unlike dun sa dati naming niripak na basa-basa yung asukal, ito dry. Tapos yun nga, meron kaming sealer, kaya ayan, madali na lang sa amin para i-seal siya. So, diba? Ayan. So, ito, mura na namin siyang ibibenta. So, ayan.
So, ayun nga guys, natapos na tayong mag-repack ng asukal. Bali, yung isang sakong asukal guys is ang nagawa namin is 200 packs na 1/4. Before, binibenta ko yung 1/4 na asukal ko na wash sa halagang 15 pesos. Tapos, nagbaba ako ng 14. So, ngayon, dahil nga nag-wholesale na ako, dahil isang sako na ngayon binili ko, ibibenta ko na lang siya ng 12 pesos. So, kung ito times natin, 200 times 12, ang kalalabasan is 2,400. Ima-minus natin yung puhuna natin. Ang puhuna natin guys sa isang sako is 1,800 plus yung plastic na ginamit natin na 56 pesos. Ang kalalabasan is 1,856. Yun yung puhuna natin. Ima-minus naman natin ngayon sa 2,400 in case na kunyari mabenta mo na lahat yung asukal. So, ang magiging kita natin is 544 pesos. Guys, unti-unti na namin hinuhulsale yung mga paninda namin dito sa loob ng aming tindahan. Una nga dyan is bumili nga kami ng isang sakong asukal. I-wholesale na namin siya kasi 12 pesos na lang namin siya ibebenta. So, maliit na lang yung difference dun sa bilihan sa labas, sa mga groceries. So, kasama nun is itong Kopi Ko Blanca. Bumili nga kami nito ng isang box. Bale, ang gagawin ko dito, meron kaming retail, then meron din kaming per tie. So, sa isang tie, 10 pieces, ibebenta namin siya ng 98 pesos. So, diba, unti-unti, nag-wholesale na kami. Para yung mga customer namin dito, malapit sa amin, is hindi na sila pupunta ng palengke or ng grocery kasi medyo malayo yung grocery dito sa amin. Kailangan pang lumakad ng pagkahaba-haba. So, diba, kahit pa unti-unti, sa mga wholesale namin na selected dito is makakabili na sila. Diba? Malaking tulong yun sa kanila. And meron din kaming mga retail. Retail and wholesale, yan yung plano namin. So gusto ko lang mag-thank you sa mga new subscribers ko guys. Salamat sa pag-subscribe and gusto ko lang i-shoutout si Ma'am Joren Longgalong. Thank you for watching ma'am. Patuloy ka lang manood sa mga i-upload kong mga videos na pwedeng makatulong sa inyo. So, thank you for watching. So, ayun na nga guys, tapos na tayong mag-repack. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. See you on my next vlog. Bye!